Narito ang latest update ngayon. Nakapanayam ng Radyo Pilipinas Palawan ngayong umaga ng Martes, August 30 kay NBI Puerto Princesa, spokesperson Special Investigator Cedric T. Kaabay, kaugnay nga sa development ng hawak nilang kaso ni Jovelyn Galiano. Ayon kay Kaabay, nito lamang nagdaang Biyernes nang hilingin ni Senator Rafi Tulfo sa NBI na magsagawa ng hiwalay na investigasyon kaugnay sa naturang kaso. At ngayon nga ay nagsasagawa na ang NBI ng parallel investigation sa pagkawala ni Jovelyn Galiano. Mga eksperto na galing NBI Manila, tutungo na nga sa Puerto Princesa para sa DNA test. Narito nga ang buong pahayag ni Cedric T. Kaabay. Kaibigan, nandito po tayo ngayon sa National Bureau of Investigation, Puerto Princesa City. Kasama po natin si Special Investigator Cedric Tabang Kaabay. Alamin po natin kaugnay dun sa kaso ni Jovelyn Galiano, yung latest update. Sir, good morning. Tayo po ay nasa Radyo Pilipinas Palawan. Kumusta po yung case ni Jovelyn Galiano so far na andito na po pala sa National Bureau of Investigation? Good morning po. Since August 15, nag-file po sila ng complaint ang kapatid po ni Jovelyn. Nag-conduct na po tayo ng mga investigation natin. And then, last Friday, nag-request din po si Senator Tulfo na kung pwede mag-conduct ng sariling investigation ng NBI. Kaya nga po, binigyan natin ng mas malalim na pagkanta ng investigation, ng attention, ang kaso na ito ni Jovelyn. So, nung Saturday po, nag-start tayong mag-conduct ng investigation sa crime scene, which is kasama natin yung mga residente ng kulang lupa. At may nakita nga sila ng mga buto na kung saan tingin natin is buto rin ito ng tao. Nung Sunday, bumalik tayo para malaman kung saan natin natagpuan ito, kung saan nila natagpuan, gumawa tayo ng markings. At nag-request po tayo ng expert from Manila para ma-analyze, ma-examine, at mag-conduct ng DNA examination doon sa nakita natin buto at mag-extract ng swab or any samples doon sa kamag-anak ni Jovelyn to compare. For comparison, okay, sa DNA examination. Opo. So sir, yung binabanggit po ni Senator Rafi Tulfo na DNA test, eto na po ang sinasabi niya, under na po ng NBI, kumbaga. Aside from the DNA examination na ikakandap ng PNP, magkakandap din po ang NBI as per request ni Senator Tulfo. Okay, opo. So far sir, sa initial, sa 2 days, let's say 3 days na investigation na ginagawa po ng NBI, meron ba na any significant muna na nakita sa kasalukuyan yung NBI na pwede po natin banggitin in public? As of now, bukod doon sa mga nabanggit ko ng mga ebidensya na nakita natin sa crime scene, apa, may mga information mo tayo na natatanggap sa iba't ibang concerned citizens. Subalit, hindi po natin pa ito may dive sa publiko dahil nga po ini-evaluate pa natin ito and then subject for elimination process. Kumbaga, after evaluation, tingnan natin kung okay ba yung information na binigay. Kung hindi, itadrop natin. Itatingin na naman natin another information, yun naman evaluate natin. So, nasa elimination process po tayo ng mga information na natatanggap natin, which is mahirap i-divulge sa publiko dahil hindi pa tayo sigurado kung itong information na natatanggap natin is totoo o hindi. Opo. Sir, yung pong binabanggit ng suspect na ayon po ano kay Jovelyn, kay Jonalyn na Galiano po, na binabanggit niya na umamin daw sa kanya yung suspect na pinsan niya na hindi yun talaga si Jovelyn Galiano, yung pong paransay. Nakausap po ba natin yung suspect about dito at ano po kaya ang tingin dito ng NBI? Yung statement ng suspect, yan ang pinanghahawakan natin sa ngayon. Dahil nga po bukod sa statement niya is may mga ebidensya siyang tinuturo at nagpapatunay na natotoo yung salaysay na binigay niya sa ating mga kasama sa kapulisan. Ang tanong lang kasi natin dito, yung inaantay po natin, is yung result ng DNA para malaman natin kung talagang ito nga si Jovelyn o hindi. So yun na lang. So after nyan siguro, saka tayo gagawa ng kung mag-positive man yan, maganda. Kung mag-negative, saka tayo magagawa uli ng mas malalim na investigasyon para malaman kung
kung ano ang totoo okay. sa nangyari dito sa krimen na ito. Apo, sir, sa PNP, sabi po na parang around 2 weeks may lalabas po yung DNA result sa atin po dito sa NBI. Ilang linggo po kaya at ano kayang mauuna, PNP, NBI, na maglabas? Hindi ko po masagot yan, ma'am, no? Kasi only our expert ka na answer that question. Okay. Kasi sila lang po ang makapagsabi kung ilang araw nilang matatapos mm-hmm. yung pagkanda ng DNA examination. Okay. So, antayin po natin this week para rin po sila. So, personal na lang po natin siguro tanong sa kanila kung ilang araw okay. po kayo sa result. Apo, once na lumabas po ang result, i-divulge pa sa public agad, sir? Opo. Makakasa po kayo na malalaman ninyo kung anong magiging resulta ng examination. Apo. So, sila papunta pa po dito, yung ating mga experts? Yes, ma'am. Sila okay. po, yung personal na mag-extract ng mga samples na magagaling sa pamilya ng Apo. Ah, okay. Pero yung pong galing naman sa mismong nakita natin mga ibang parts pa ng kalansay, yun po ay when po dadalhin sa testing? Ah, yung mga ebidensya po. Yun. Opo, yung nakita po, natin. I-turn over po natin sa kanila, doon po sila kukuha ng samples. Sabay na rin po, opo, ng pagkuha ng ano po, samples from the family. Yes, ma'am. Opo, within this weekend, sir. Within this week ang promise nila sa amin. So, okay. we're expecting until Friday. Friday na. Opo. Sir, siguro yung message na lang sa mga kababayan po inaasahan ng family Galieno, ng public, at saka, syempre yung mga nakantabay talaga dito sa kaso po ni Jovelyn Galieno. Go ahead po. So, sa pamilya po ni Jovelyn, umasa po kayo na lahat ng aming action o lahat ng aming effort ay gagawin namin para matulungan na mabigyan ng hustisya, pumalaman ng katotohanan patungkol sa nangyari sa inyong kapatid, anak, kamag-anak na si Jovelyn. Umasa po kayo, hindi lamang po ang NBI ang kumikilos, lahat po ng law enforcer o law enforcement agency is kumikilos para ma-resolve po ang kaso nito sa lalong madaling panahon. So, sa mamamayan po ng lungsod ng Puerto Princesa, umaasa po kami sa inyo sa tulong ninyo sa pamamagitan po ng pagbigay ng information. Totoo man yan o hindi, i-evaluate po natin yan. Basta alam natin na vital o malaking maitutulong dito sa kaso na to, huwag po kayong matakot iparating sa amin. At kami pong bahala mag-evaluate at kami pong bahala mag-imbestiga tungkol dito. Maraming po salamat. Okay, maraming salamat Sir Cedric Tabang Kaabay, ang ating pong special investigator ng National Bureau of Investigation, Puerto Princesa.